pusong Pinoy. Magpakailanman ngayon bukas at magpakailan. Mag-aaral ka talaga? Saan ka kukuha ng pera? Balita ko, magka-college ka daw ah. Gusto ko lang mag-aaral kasi may pangarap ako. Aral ka ng aral, pero nung last exam natin, zero nakuha mo. Kahit anong aral niya ni Kim, walang papasok sa utak niyan. Hindi naman po kumakain yan eh. Edi sige! Kalimutan mo na kami! Kalikuran mo na may pamilya ka! Hindi! Layas! Layas! Mula nang sapilitang ipinasara ang mga paaralan noong March 2020, napakalaki nang naging epekto ng pandemya. Hindi lang sa ating kabuhayan at ekonomiya, kundi pati na rin sa tuloy-tuloy sanang edukasyon ng ating mga kabataan na nagkasya na lamang sa online learning. Sa kabila nito, libo-libo pa rin ang nakagraduate nitong mga nagdaang buwan. Kabilang dyan yung aking minamahal na apo. Congrats, Rain! Ngayong gabi ating panoorin ang inspiring true story na isang binata na sa kabila ng pagiging basagulero at sakit sa ulo na anak, pinilit niyang makapagtapos ng pag-aaral. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang Pasaway na Scholar! Ayos na lahat ng si Kim, no? Marunong makisama eh. Ah. Dro. Dro. Sige. Laban ako. Laban ka? Oo. Oh. Sa'yo? Gusto ko? Ah, baba. Ikaw? Oh. Ikaw, baka. Oo. Galing talaga? Oo. Talaga? Ganyan talaga. Sigurong panalo. Buti ka, wallet ko yan eh. 20 pesos, wala naman palang pera to eh. Teka, wallet ko yan eh. Tarantado ka pala eh. Hirarakit mo lang kami. Hirarakit? Sandali lang oy. Balik mo yan! Ba't ko babalik, Pet? Panalo ko na to eh! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hindi ka na naman daw pumasok. Kuma. Ano? Nagsugal ka na? Nakipagbugbugang ka pa? Yuri, kuma. Eh, wala naman kaming ginagawa sa school at sarap. Birthday mo naman yun. Oh, binili niya kita ng cake ko. Ayoko niyang cake mo. Lalo't galing sa sugal. Ah, ayaw mo. Ah, sige, paro. Pagbigay ko nga ito sa kapit-bahay. Piloso ka pa talaga ito. Ano, ano? Tumigil ka na lang kaya sa pag-aaral. Eh, sinasayang mo naman yung ginagastos namin ng tatay mo, di ba? Magtrabaho ka na, nang makatulong ka naman sa amin. Ano? Papasok ka pa o hindi na? Papasok. Papasok ka o hindi na? Papasok nga ako, mabitaw. Ipan mo muna yung kandila mo. Ipan mo... Ayoko! Ipan. Hoy, pag ikaw ha, malaman-laman ko lang na nagbulakbul ka ulit, gugulpihin talaga kita. Umiis ka ng araw nang magamot ka na yung sugat mo! Ipan mo muna! Eh! Eh! Sige na! Happy birthday! Eh! Okay. Happy birthday. Hoy, mag-aaral ka pagkatapos ha! Ah,
Ayaw niya daw. Pero gustong-gusto ng tikman. Oh, eh, teka, kukuha kita ng platito sa atin, Lister, ha? Ayaw pa ako siyang kunwari. Ma, kailan ba uwi si Papa? Isang buwan pa. Ma. Tandaan mo lagi, mahal na mahal kita. Gagawin ko po lahat para matupad natin lahat ng mga pangarap natin para sa pamilya natin. Arin, ano man eh, sakit naman sabi mo gagamot. Ah, kuha na ako kachilyo. So sweet eh. Ayan. Ito yung bayad, 120 yan ha. Parehas sa apat na buhat sa dalawang malalaking timba at tatlong buhat sa dalawang maliliit na timba. Kasama na rin dyan sa bayad yung buhat-buhat ni Kim. Okay? Okay po, Mang Bert. Salamat. Teka lang, Mang Bert. Kulang pa po kayo ng 30. 150 po lahat yan eh. Anong kulang? Sakto na yan! Sige lang, malis na kayo. Mang Bert, inaayos naman namin yung pagdi-deliver. Huwag nyo naman kami gulangan. Tarantado ka! Tama na, Mang Bert. Okay na po, okay na po. Sakto lang bayad nyo. Uy naman eh. Ba't inayaan mo na lang na ganun? Kulang nga eh. Tumigil ka na nga. Eh kulang nga yung binayad niya eh. Pwede ba? Palagi nagmamarunong. Housewife, ang iyong papa naman ay security guard, no? Pero ikaw na nga ang magkwento sa amin. Kamusta ka ba bilang isang anak? Sabi naman po nila, Tita Mel, mabait naman daw po ako. Yun nga lang daw po, madalas po akong napapaaway noon. Tapos mahilig din po nung kabataan po ako po, mahilig din po ako sa pagsusugal. Kahit anong sugal po. Pero yung paborito ko po doon is yung sa baraha kasi mabilis at medyo magaling din akong magbilang ng baraha po. Oo nga, sabi nila magaling ka daw sa mathematics eh. Totoo ba na ikaw daw ang panlaban ng school ninyo? Yung doon sa mga math quiz bee, nananalo ka ba? Opo, pero yun naman po ay dahil sa mga teachers ko po, sila naman po talaga yung totoong magaling. Magaling yung po, maganda po at magaling yung pagkaturo nila sa akin. Sila talaga yung dahilan kung kaya ako ay naging kampyon sa mga math challenge nung araw. Kahit kawalan ng edukasyon po. Kim, sa quiz bee ka lang nanalo, hindi sa loto. Eh kung maisasanla nga lang natin sana yung medalya, magiging may pera tayo. Hayaan mo, Ma. Pag ako nagkatrabaho na, bibili tayo ng masarap na ulam. Hindi sardinas. Mm. O kaya, Papa, ito, papaas ko itong bahay natin. Saka susundan natin si Papa. Naku, tama na yung mga pangakong yan. Gawin mo na lang. Ngayon kaya yan. Good luck kung meron kang makita ng magandang trabaho. Eh, high school nga lang tinapos mo eh. Hmm? Oo nga, hirap na hirap maghanap eh. Oh? Hindi. Tiyo mo nga yan. Siya ka pala, Ma. Registration na po ng entrance exam namin sa State University. So po sana mag-exam eh.
Anak, wala na talaga kaming pera para sa pag-aaral mo. Tumulong ka na lang para sa pagkayod. Meron namang umaasenso nang hindi nakakatapos ng kolehiyo. Dahil ka po sa pera, mga magulang niya, hindi na nakapag-kolehiyo si Kim. At dahil high school graduate lang siya, dalawang taon siyang walang maayos sa trabaho, lalo pat menor de edad pa siya noon. Pero noong maglabing walong taong gulang na siya, naghanap muli si Kim ng matinong trabaho para makatulong sa kanyang pamilya. Uy, paring Kim, buti ka pa. Sigurado ako ma-re-regular ka. Tataas kahit pa paano yung sahod mo. Pare, baka naman makalimutan mo, magpainom ka naman! Oo naman, Tol, walang problema. Alam mo, sobrang saya ko eh, kasi ayun, mag-promote, magandang posisyon. Matutupad ko yung mga pangarap ko para kay nanay. Tama, kaya bilib ako sa'yo eh. Di ba? Sabi ko sa'yo eh. Oh, pre, yan na yung toothpick sa pangarap mo. Ah, excuse me, sir. Magandang araw. Magandang araw. Ikaw ba si Kim? Opo, mare-regular po ba ako, sir? Naku, pasensya ka na, Kim. Hindi ka nasama sa listahan ng mga mare-regular eh. Hindi ka kasi nakapag-kolehiyo. High school lang natapos mo. Pasensya na. Sir, wala naman po siguro sa pagkukolehiyo yun. Inaayos ko naman po yung trabaho ko. Masipag naman ako, sir, eh. Baka pwede naman pong napakiusapan natin sila, sir. Sige, sir. Wala akong magagawa dyan. Sir, sige na, sir. Baka naman pwede niyo pa po sila mapakiusapan, sir. Sinabi lang hindi pwede. Ang kulit mo, ah. Sige na, trabaho ko na dyan. Hindi matanggap ni Kim na dahil lang sa hindi siya nakapag-kolehiyo, ay nawala na siya ng pagkakataong umangat sa kanyang posisyon sa kumpanyang iyon. Ang mga ganitong pangyayari ang nagtulak kay Kim na bumalik sa mga bisyo at mga masamang gawain, lalo na kapag kinakapos na naman sa pera ang kanyang pamilya. Kim, huwag na lang kaya. Baka muli pa tayo ni Mang Bert eh. Tara, Mang Huli. Pipitikin lang natin itong patpating manok. Ang gusto mong sardinas na naman. Nananawa na ako kay Mama eh. Mabilis lang ito. Ganyan! Upot siya kayong bilisan mo. Kim, tara na! Kim, tara na! Aray! Daan-daan lang, Mal. Sakit. Wala nga tayong makain, pero hindi ko naman sinabi magnakaw kayo. Eh, buti na lang napakausapan ko si Mang Ben na huwag kayong isubong sa barangay. Ako na nga, Ma. Ako na. Ano naman kasi gagawin ko, Ma? Kahit saan ako magtatumbling na pabrik at kumpanya. Makita lang nila ng high school graduate ako, basura na diretso yung application ko. Isa lang naman sagot dito, eh. Magkolehiyo. Kahit isang sem lang ho. Walang naman yung gusto ng pinagtatrabaho ko noon eh. Masabi lang na college. Mag-aaral ka talaga? Saan ka kukuha ng pera? Ano ka nalang tutulong sa tatay at sa kuya mo? Ang gagastos ka na... Bahala ka. Buhay mo yung desisyon mo.
Balita ko, magka-college ka daw ah. Hindi ba parang nagpapayabang ka lang? Hindi ako nag-iayabang, kuya. Pero alam kong kakayanin ko. Wala eh. Di talaga patas yung mundo eh. Sana noon pa lang, nag-college na ako. Bakit? Nanginayang ka? Bakit di ka pilik-aral nila mama? Ha? Hindi ka ginastusan? Nainisi ka ganun? Ano problema mo, kuya? Gusto ko lang mag-aral kasi may pangarap ako. Subukan mo rin kaya mangarap. Iyabang mo, ha? Ano? Kahit kailan, hindi ko pinagsisihan. Tulungan sila, mama. Kuya, kahit kailan mas mahalaga sa akin yun kaysa kung ano mang promotion na matatanggap ko sa kumpanya. Hoy! Ano ginagawa niyo dyan? Ano? Ay, nako! Ay, nako! Oh, ito, ito, ito. Gusto nyo? Taga ako sa mga braso nyo? Diba? May lakpang maayos na buhay para sa ating kulang sa pinag-aralan, kuya. Kaya ako nakikipagsabayan, diba? Huwag mo naman isipin na masama lahat ng ginagawa ko dahil lahat yun para sa inyo ni Mama. Para sa pamilya natin. Dahil mahusay sa Ma, si Kim. Bachelor in Secondary Education, major in Mathematics, ang kinuha niyang kurso sa kolehiyo. Hindi niya maisingit ang pagtatrabaho dahil full load siya, kaya kailangan niyang tipirin at pagkasyahin ang naipon niyang 10,000 piso para sa isang taong pagkokolehiyo. Malayo din ang bahay nila sa eskwelahan at dahil mahal ang renta sa mga boarding house, pinili ni Kim na bumili na lamang ng isang maliit na kubo sa bundok para doon manirahan habang siya ay nag-aaral. Nak, pasensya ka na ha. Wala kami mapadalang pagkain sa'yo dahil kapos din kami. Eh, yung itay mo, hindi rin makapagpadala dahil ang laki na kinakaltas sa sweldo niya. Oo, dahil din sa mga bali. Eh, mga problema nga ako ngayon ha. Nakukuha ng pabayad ng kuryente. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Ah, opo, magpapadala po ako ng pera. Eh, anak, huwag na. Baka kapusin ka. Itabi mo na lang yan, ha? Para makaipon ka. hindi naman, no, ma. Meron pa naman po ang extra. Ah, sige, ako magpapadalawa ako. Tatawagan ko kayo bukas. Baka malubot po kasi ako eh. Kailangan ko i-save yung battery ko. Sige na po, babay. Ingat po kayo. Kung ano-anong hirap ang hinarap na uli Kim, tiniis niya ang mga dumaang bagyo, ang matinding init at halos araw-araw na gutom sa kanyang kubo para siya ay makatipid at patuloy na makapag-aral. Hanggang sa... Mr. Carlos. Sir. Aral ka ng aral, pero nung last exam natin, zero nakuha mo. Pasensya na, sir. Medyo mahina lang ako sa English eh.
Sus. Huwag ka maniwala dyan, sir. Kahit anong aral niya ni Kim, walang papasok sa utak niyan. Hindi naman po kumakain yan eh. Puro tubig lang naman ang utak niyan eh. Anong gusto mo, Mr. Carlos? Totoo ba sinasabi niya? Huwag maniwala sa ulupong na yan, sir. Ayan niyo po, babawi po ako sa susunod. Hindi na po ako maupo kaya. Pasensya na po. Eh, sige. Gising ka na. Mabala akong pagkain, ah. Baka mabalan ka pa ng malay ulit. Buti lang, tinawag sa akin ng dating may-ari nitong kubo. Kaya nalaman agad namin yung nangyari. Salamat, Kit. Mas yun. Kim. Patawarin mo ako, ha? Alam kong hindi ako naging responsableng kapatid sa'yo. Puro ko inggit. Puro ko selos. Alam ko kasi na mas matalino ka sa akin. Mas matapang. Mas determinado. Pero ayoko na maging ganun, Kim. Gusto ko na maging kuya mo. Kaya susuportahan ka sa lahat ng gusto mong gawin. Hangarap tayo bilang isang pamilya. Libre lang naman yun, di ba? Salamat, Bill. Kain tayo. Tara. Simula noon, tuloy yan ang nagkaayos ang magkapatid na sina Kim at Ju. At dahil nakakuha siya ng matataas na grades, nakasama si Kim sa dean's list ng kanilang eskwelahan. Dahil dito, isang organization ang nagbigay sa kanya ng full scholarship para maipagpatuloy niya ang kanyang college education. Scholarship awarded? Scholarship awarded daw, Tol? Tol! Huh? Scholarship awarded? Oh. Hindi ko maintindihan yung ibang English, pero gets ko to! Scholar ka na! Ano? Ano yung ibig sabihin? Wala ka nang babayarang tuition! Buong kolehiya, kuya. Laking pasasalamat ko sa Philippine Business Education. Diba, binigyan tayo ng chance. Nakita mo naman. Congratulations, Tol. Galing mo talaga. Alam mo, manang-mana ka talaga sa akin. Di ba? Tignan mo. Galing mo. Bati nga, baka mali spelling, Kim Carlos. Wala, scholar talaga ko eh. Diba? Nang years ba to? Baka may maling si Uma. Hindi natawa-tawa niyong dalawa dyan. Kaya. Wait lang. Kaya mo muna ako. Sige. Huwag kang magbibigla. Kim Carlos. Scholar. Scholar ako. Scholar ka na. Maganda to. E di, itutuloy mo yung hanggang fourth year ng pagkukolehiyo? Sana po, ma. Sana naman po kasi.
Sige, kung kaya mo. Ayusin ko lang to. Labagman sa kalooban ng ina na nais sanang may pagkakitaan na si Kim, ipinagpatuloy ni Kim ang kanyang scholarship. Samantala, dahil kulang ang sinasahod ng tatay ni Kim at hirap pa rin makahanap ng maayos na trabaho si June, nabaon sa utang ang ina nilang si Cecilia. Hanggang sa... Cecilia, sobra ka na sa palugit. Ha? Naintindihan mo? Maawa ka naman. Bilisan niyo. Sige na, huwag naman. Sir! Tika lang, sir. Gamit namin yan, sir, ha? Sulod niyo na yung TV, ha? Ma, ba't kinukuha yung gamit na... Bilisan niyo na. Sir, ba't niyo alam mo kinukuha yung gamit namin? Sandamakmak ang utang sa akin ng nanay mo. Eto, nakapirma siya. Pag hindi siya nakabayad, gamit niyo sa bahay ang kapalit. Pero kung may 15 mil ka, ibabalik namin lahat sa inyo yan. Ano, meron pa ba? Sir? Sir, 400 lang yung pera ng wallet ko eh. Pero pagdating ng allowance ko, sir, pangako, ibibigay ko rin, sir. Ay, naku, bata, ha? Luman tugtugin na yan. Sige na, talagad nyo na lahat yan. Sana. Sir, gamit namin yan, sir eh. Sir, huwag niyong kunin yun. Sir, pinakayaan mo na lang sir. Sir, gamit yun, sir. Sir, huwag niyong kunin yung gamit namin sa amin. Sir, tama naman. Ang kulit ko, ha? Tama na yan. Tayo na. Baka walang kaya. Magbabahan niyo. Sige na. Bakit nagkautang si mama mo ng malaki daw? Opo, Tita Mel. Nung time kasi noon, madalas po na nawawalan ng trabaho yung papa. Kaya napilitan po yung mama ko noon na mangutang na lang po para maitawid po ang pamilya sa gutom. Mm-hmm. Kaya po nung nasa school ako, kahit papaano, naghanap din ng paraan upang makapag-ambag kahit konti. So, rumarakit din po ako noon ng mga tutorials. Yes, hello, Ms. Reyes. Opo, opo. Nakuha ko po yung ibinigay niyo sa akin. Binigay po ng anak ninyo. Okay po, sige po. Salamat po. Ingat po kayo. Ayos. Oh, Ma. Hello. Ito. Oh, siya ka pala, Ma. Nakakuha na po pala ako ng sahod ko. Opo, ha. Makapagpadala po ako ng pera. Salamat, anak. Kaya lang, naniningil niya si ate ni Pami. Tatlong libo naman yung sa kanya. Meron ako dito 1,000. Nadadagdagan ba ng 2,000? Nak? Hello? Opo, Ma. Sige po, may 1 racket pa rin naman po ako bukas. Balitaan ko po kayo. Salamat. Maraming salamat, anak. Sige po, Ma. Si Kim ang naging sandigan ng kanilang pamilya para makabayad ng mga utang at ng mga pangtustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya bukod sa pagtututor, humanap pa si Kim ng iba pang racket para kumita ng pera. Opo. Oh, ay. Tingin sa kanak pala. Pasok. Oo. Oh, oy. So. Lang? Walang kasama? Yes, ako lang. Pasensya ka na pala kung medyo na-late ako. Naku, okay lang yun. Uy, sorry ah. Okay na kasi yung findings, analysis, and yung chapter 5 na lang yung kulang. Sure, sige. Akong bahala. Girl? Marian? Thank you.
halo dito kay Kim, ha? Maborlogs lang ako. O, Kim. Kim? Yeah. Ikaw na bahala. Sure. Thank you. Ah, si Marian. Ay. Kim. Nice to meet you. Your service. Mula noon, unti-unting nagkamabutihan sina Kim at Marian hanggang sa sila ay maging magkasintahan na. Dahil sabay na nag-aaral at nagtatrabaho para sa pamilya, nahirapan si Kim na magbigay ng oras para kay Marian, kaya naging madalas ang away nila. Dahil sa matinding stress at pressure, bumalik na naman si Kim sa dati nitong pagbibisyo. Hello, Marian. Alam mo naman, nag-aaral ako kahapon dahil may klase kami ngayon, di ba? Pumunta ako sa boarding house, wala ka ron. Tinatawagan din kita, hindi ka naman sumasagot. Hoy, Kim. Ikaw tong hindi marunong magbigay ng oras para sa atin. Puro ka na lang alak. Kaya huwag mo akong binabaliktad. Wala akong kwenta, bahala na sa buhay mo. Lasing ka na naman. Ha? Inom lang ako konti. Konti? Eh, hindi ka nga makalakad ng diretso? Alam mo, simula nung mag-girlfriend ka, napapadalas niya ang pag-inom mo. At hindi ka na umuwi dito! Nagbago ka na! Pwede ba? Huwag mo na kayo, please. Masama talaga yung pakaramdam ko eh. Eh, tigil-tigilan mo na yung pag-girlfriend mo. Kesa gumagastos ka sa kanya at sa pa-date-date ninyo, tumulong ka nalang dito sa atin! Eh, alam mo namang konti lang sinisweldo ng tatay mo at wala pang matinong trabaho, Kuya Jun mo. Kapal pa ang utang natin, Kim. Unahin na muna natin. Hindi pa, Ma! Tama na! Huwag muna ngayon, di ba? Sagot ka na? Ano? Nagmamalaki ka na? Kaya! Gusto mo ko saktan? Labas mo! Labas mo! Saktan mo ako! Yan! Ko naman lahat, Ma. At parang palaging okay yung may kulang. Ha? Pero ubos din ako, Ma. Ubos din ako, napapagod. Anong gusto mo mangyari? Hindi na kita pakialaman. Gusto mo magsarili? Total, kaya mo na, di ba? Mamataas ka dahil nakapag-kolehiyo ka? Ha? Iniisip mo, mas marami ka ng alam kaysa sa amin! Kung ganun din lang, edi sige! Kalimutan mo na kami, kalikuran mo na may pamilya ka! Ganun, Ma! Hindi! Layas! Layas! Dahil sa sangasangang mga problema at hindi pagkakaunawaan nilang mag-ina, pati pag-aaral ni Kim ay lubhang naapektuhan. Bumaba ang kanyang mga grades at nanganib siyang mawala ng scholarship. Mag-aaral ka talaga? Saan ka kukuha ng pera?
Bahala ka. Buhay mo yung desisyon mo. Kung ganun din lang, edi sige! Kalimutan mo na kami! Kalikuran mo na may pamilya ka! Ganun, ma! Hindi! Layas! Layas! Nak, gising ka na pala. May masakit sa'yo. Sabi sa akin ng doktor, pakainin daw kita ng maraming gulay para lumakas ka agad. Kaya, ayan. Nagluto ako ng pakbet. Sorry. Sorry. Sorry kung naisipan kong magpakamatay. Hindi ko po sinasadya. Pinagsisihin ko na po yun, ma. Ayoko pong magpakamatay. Kita kaya iwan. Anak. Ako ang dapat uning ng sorry. Kasi naging makasarili ako. Totoo. Naging makasarili ako. Hindi ko na inisip yung mga sakripisyo at paghihirap na ginagawa mo sa amin. Kung ano yung nararamdaman mo. Dahil puro pera na lang nasa isip ko. Nakalimutan ko maging nanay sa'yo. Eh, hindi kita kinamusta. Tinanong ko, kaya mo pa ba? O okay ka pa ba? Sorry. Atawarin mo ako, anak. At umuisipin na kulang ka. Sobra-sobra ka, anak. Sobra-sobra ang sakripisyo binigay mo sa Pagkatapos siyang ma-ospital, nagdesisyon uli si Kim na ipagpatuloy ang pagkokolehiyo. Hanggang sa wakas ay nakapagtapos siya with cum laude honors. Pinagsabay niya ang pagtuturo habang nagre-review para sa teaching licensure examinations. Pero dahil sa pag-focus niya sa pagtuturo at pagre-review, may iba na namang bagay na isinakripisyo si Kim. Hal! Hal! Sandali! Dali lang, mahal. Sensya ka na. Hindi ko naman kasi pwedeng iwan lang yung review eh. Kailangan ko talaga maipasa yun eh. Para dumama yung opportunities ko sa pagtuturo. Para masenso ko, di ba? Mahal, huwag naman ganito. May percent natin ngayon, di ba? Ayun na nga, Kim. Anniversary na natin, hindi mo pa rin mabigyan ng oras. Mahal, sorry na. Hindi ko naman pwedeng iwan basta-basta na lang yung review eh. Akala ko kasi maintindihan mo ako na manggagaling ako doon, kaya ayun. Talaga ba, Kim? Porque pinag-usapan natin, iisipin mo, uunawain ko na lang lahat? Ang daya mo naman! Hindi ba pwede kahit minsan ikaw naman yung mag-adjust para sa atin? Alam mo naman kung gaano kakalaga sa akin, di ba? At kung gaano ko pinaprioritize to. Kasi gusto kong umasenso. Dami ko kasing obligasyon eh. Isusumbat mo talaga sa akin yun?
Alam ko lahat ng priorities mo, Kim. At never ko kitong trauma ngayon. Ni isang beses naramdaman mo ba na inaagawan kita ng oras sa pag-aaral mo? O kahit pagtulong mo sa pamilya mo, ha? Diba hindi? Mas minahal pa nga kita dahil dun eh. Gustong-gusto kita suportahan sa lahat, pero pagod na umintindi. Sorry. Tama na, Kim! Tama na! Mahal, huwag mo ganito. I'm sorry. Ilang beses natin itong pinag-awayan, hindi ko na mabilang, pero wala pa rin nangyayari. Please. Ayoko na. Please. Ayoko na. Tama na. Man, sandali lang. Break na tayo. Ayoko na, Kim. Galing talaga ng utol ko. Thank you, Lord. Yan. Nanalo ba tayo sa loto? Ba't ang sasaya niyo, ha? Mahalaga pa to sa loto, anak. Anit na. Nakapasa ka sa board exam. Talaga? Congrats! Nakapasa ka sa top notcher, number 8. Ah! Sabi ko sa inyo naman, ha? Diba? Congratulations! Kaya ko, eh. Ano naman, tol? Wala ka sa akin, eh. Ma. Pasensya ka na, ha? Alam ko, napakalaki ng sinakripisyo mo para sa amin, pero hindi ka tumig. Ayan na naman. Iiyak na naman. Tama na, iiyak. Okay. Ma, kung hindi rin naman dahil sa pangontra mo sa akin, pagsaway, magtsatsaga, hindi rin naman ako magpuporsige sa pag-aaral ko eh. Dahil doon, nagsumikap ako para makapag-aral mabuti. Kung importante yung diploma sa college, mas importante yung pagmamahal nyo bilang magulang sa aming mga nangangarap na anak mo. Kaya salamat, Ma. Tama na yan, tama na yan! Alam mo, Tol, dahil nga dyan, babalik na ako ng kolehiyo. Oh? Mag-aaral na rin ako. Talaga? Oo. Kaya susuporta natin dyan kayo, pero bago ang lahat, pumain na tayo ng agahan. Kasi nagluto ako, baka lumamit mo yun, ha? Ano gusto mo, mahalik, ha? Nalaga, ha? Pagkain ng tatlong bahay. Tatlong bahay. Oo, agahan. Lalagyan natin ng Carlos Mansion. Ngayon, wala kang love life? Ngayon naman po, maayos naman po na yung ano ko, love life ko. May ano na po ako ngayon, may magandang asawa na po ako. Oh, may mga anak na rin po. Ayun. Eh, kamusta naman ang buhay? Kamusta ngayon ang hindi mo na kailangan rumakit-rakit? Ano, ha? Ngayon po ay nagtuturo ako, pero hindi na po sa mga bata, kundi sa kapwa sundalo na po. Kasi isa na po akong officer sa Philippine Army. Alam mo, Kim, maraming mga kabataan ang dumadanas ng... Talaga napakahirap ngayon ng sitwasyon nating lahat, no? Lalo-lalo na nga ang mga kabataan na mga mag-aaral, karamihan sa kanila hindi na nakakapag-aral, no? Kasi karamihan sa mga magulang napatigil sa hanap buhay, napatigil sa pagtatrabaho dahil sa pandemya, no? Marami ang mga talagang tuliro, hindi alam kung paano mangyayari. Why don't you give them some of your, yung mga inspirasyon na pwede mong iiwan sa mga kabataan ngayon, Kim? Ang una po natin gawin kung tayo po ay natigil o tumigil sa pag-aaral, balikan po natin ang ating mga pangarap. Iko-consider po natin yung mga taong mahal natin kung kanino po tayo nabubuhay. At yung tipong or yung klase ng kinabukasan na gusto natin na magkaroon in the future. So, that will form part of your pangarap because ito po yung pangarap natin, ito po yung magsisilbing gabay sa atin upang marating natin yung nais nating marating sa buhay. At Kim, kami ay umaasa na patuloy, no? Patuloy mong gagampanan yung napakagandang mga itinalaga mo ngayon sa iyong buhay. Maraming salamat mula sa Magpakailanman. Thank you very much and God bless you and your family. Thank you. Maraming salamat po, Tita Mel. Mabuhay po kayo.
Noon pa man at magpahanga ngayon, napakahalaga ng edukasyon para mas masiguro ang mas magandang kinabukasan. Sa ating kamillennials, sana tularan natin ang mga kagaya ni Kim, hindi sumuko sa lahat ng hirap at sa di matapos-tapos na kahirapan. Para naman sa mga magulang, sana ay magpursige tayo para makapagtapos ng pag-aaral ng ating mga anak dahil yan ang magandang maipamamana natin sa kanila. Hanggat kaya at hanggang maaari, buhayin natin sila sa abot ng ating makakayanan para manatili ring buhay ang kanilang mga pangarap ngayon, bukas at magpakailanman. Because of your number.